has, have, and had. Nagagamit pa ba ito ng tama? Sa bidyong ito, alamin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng has, have, and had sa English language. At kailan nga ba ito dapat gamitin? Keep on watching to learn something. Hello mga ka-Bliss School! This is your teacher, Shet. And for today's video, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng has, have, and had sa English language. At kailan nga ba ang tamang paggamit nito? Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! So first, let's find out what is the meaning of has, have, and had in English language. Has, have, and had. It is used to show possession or ownership. Sa Tagalog, ito ay nagpapakita ng pag-aari. Yung pag-aari na yun ay pwedeng bagay, pakiramdam, o karanasan. Basta ito ay nagpapakita ng pag-aari. Now, alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng had, have, and had. Paano naman ito ginagamit sa paggawa ng sentence? Bago ko ituro sa inyo yan, magkaroon muna tayo ng review about sa singular at plural form ng noun at pronoun. So as a review, ano nga ba yung singular? Kapag sinabi nating singular, ito ay single o iisa lamang. At kapag naman plural, ibig sabihin dalawa o higit pa. Now, ano nga ba yung mga example ng mga singular? So, nandiyan yung she, ibig sabihin siya na babae. Meron din tayong he, ibig sabihin siya na lalaki. Tiring laptop, ibig sabihin isang laptop. Teacher, ibig sabihin isang teacher. At dumako naman tayo sa mga halimbawa ng plural. So, in plural form, meron tayong they, in Tagalog, sila. We, in Tagalog, tayo. Tiring laptops, ibig sabihin marami, with S. And teachers, with S, ibig sabihin madami. So, yan yung ating mga example na singular and plural. At ngayon, napagbalik-aralan na natin kung ano ang singular at plural. Dumako na tayo at alamin kung ano nga ba ang gamit ng has, have, and had. Has at have ay nagpapakita ng pag-aari ngayon, as in present sa kasalukuyan, pangyayari ngayon. Now, kung ang has at have ay ginagamit sa pagpapakita ng pag-aari sa ngayon, ano naman ang kanilang pagkakaiba? Ang has ay ginagamit kapag ang nagmamay-ari ng bagay ay iisa lamang. Tandaan, ang has ay ginagamit kapag ang pagmamay-ari ay iisa lamang. Halimbawa, she has a beautiful bag. Ibig sabihin, meron siyang magandang bag ngayon. Pwedeng binili niya yung bag na yon, or pwede ring iniregalo sa kanya yung bag. Basta, ang ibig sabihin ng ating sentence ay meron siyang magandang bag ngayon. E paano naman kapag she has a beautiful bags? Teacher, tama po ba yung has natin? E, bags na po, parang madami na yung bags. Tama po na has pa rin ang ginagamit sa sentence na to. Lagi nating tatandaan na ang titignan natin ay kung ilan yung nagmamay-ari at hindi kung ilan yung kanyang pagmamay-ari. Dahil she pa rin ang ginagamit sa ating pangungusap, she has a beautiful bags, ibig sabihin, isa lang ang nagmamay-ari, pero marami siyang bag na pagmamay-ari. Kaya, has pa rin ang ating gagamitin. Here are another example. The teacher has a new uniform. Teacher is singular, kaya ang ginamit natin ay has. He has a laptop. Yung he ay singular na lalaki, kaya ang ginamit natin ay has. Kailan naman natin ginagamit yung have?
kapag dalawa o higit pa yung nagmamay-ari, ang gagamitin na natin dito ay have. Kapag plural na ang ating subject, ang gagamitin na natin ay have. Example, they have a beautiful bags. Ibig sabihin, marami silang nagmamay-ari ng magandang bag. Another example, they have a laptop. Ibig sabihin, marami silang nagmamay-ari ng laptop. The teachers have a new uniform. Again, kapag po ang ating subject ay singular o isa lamang, ang ating gagamitin ay has. At kapag ito naman ay nasa plural form o dalawa o higit pa ang nagmamay-ari, ang gagamitin natin ay have to show possession. Ay mga blissful, paano naman pag ganito? I blank a notebook. Ano naman ang gagamitin natin dito? The correct answer is have. Eh, bakit kaya have yung ating ginamit yung I isa, ako lang? Eh, bakit have yung ating ginamit? Dahil po, ang I and you ay laging nasa plural form. Kaya, ang gagamitin din natin ay plural at ang tamang sagot ay have. Again, ang has at have ay ginagamit upang ipakita ang possession or ownership ngayon. And now, let us proceed naman sa had. Ang had naman ay ginagamit kapag ang pagmamay-ari ay tapos na. Ibig sabihin, past na o nakalipas na. Kahit ito man ay maging singular o plural, palaging ang gagamitin natin ay had dahil ito ay tapos na o nakalipas na. Example, she had a bag. Ibig sabihin, meron siyang bag dati. They had a bag. Tandaan mga ka-blissful, kahit isa, dalawa o higit pa ang nagmamay-ari, basta ito ay nakalipas na, ang ating gagamitin ay had. Here are another example. He had a laptop. Arman had a tiring day. Ang has, have, at had ay mga simpleng salita lamang. Subalit, kapag alam natin kung ano ito at paano ang tamang paggamit nito, malaki ang maitutulong ito sa ating writing comprehension. At hindi na kayo mahihirapan pang gumawa ng mga sentences dahil alam nyo kung paano ito gamitin. At ngayon naman, subukan natin kung meron kayong natutunan sa ating lesson. I-comment nyo sa baba kung ilan yung makukuha yung score dito sa ating mga tanong, ha? Okay, number 1. The dog blank a beautiful color in his neck. I blank 1,000 pesos in my wallet. I blank a beautiful picture which is no more with me. The girl blank the keys of the door. And last, he blank a precious watch which was lost. Did you get the correct answer? Did you get the perfect score? Pakishare naman kung ano yung score nyo para alam ko kung meron ba kayong natutunan sa itinuro ko sa inyo ngayong araw. At kung meron pa po kayong ibang mga tanong, you can comment down sa baba para mapag-aralan natin sa mga susunod pa nating video. At kung meron po kayong natutunan sa video ito, please consider to subscribe in my channel. And pang-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. You can also follow me at my FB page, Shesha Tutorial TV, para ma-update din po kayo every time na meron tayong mga bagong video. Maraming salamat po sa paninood. Mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye everyone. God bless us all.